guys, luto mo na naman tayo sa ating kusina. Ayan, atin mo nang pinalabas ang manipika sa ating pansahog. Ngayon po ang ating luto. Tayo ay magluluto ng kalabasa na may gata. Ayan, gigisa lang natin ang ating mga ricado. Ayan, natos ko po yung taba. Pag itos ko po yung taba, napakarami pong makukuhang oil. Kaya no need oil na po guys, at sariling oil na lang po niya ang ating panggisa para matating kwak, laman ng baboy, at pwede na natin i-mix-mix lahat yan. At kung natin ang ating kalabasa, kung makikita nyo, napakagandang klaseng kalabasa po yan. Sabi nga yung ating kawali. At hintayin lang po natin medyo lumambot ang ating kalabasa bago lagyan ng ibang mga panghalo. Check lang natin. Ayan na po. Naglalabas na po ang kanyang katas ng ating gulay. Ayan. Pero hindi po siya malambot. Ibang gulay pa. Sitaw at ampalaya. Ayan. Yan po ang ating ginataang gulay ngayon, at gagamit po tayo ng powdered gata or instant gata kasi wala tayong fresh gata. Pero alam mo guys, pinakamainam talaga fresh gata, pero kasi powdered gata ang ating available, so yun lang po ang ating pagtsatsagaan. So ayan guys, naiwan natin kasi wala na, so na-overcook na yata kasi nga may deliver akong rice. Ayan, naiwanan to. Buti na lang, hindi nasusunog. So, ayan. Luto na po yung ating mga gulay. Lagay na natin yung ating gata. Pinunaw ko na po siya sa tubig. Yan po ang ginamit ko. Instant gata. Ginataang gulay. So, ayan. So, hindi ka na maglagay ng ano dito guys, panimikla, kasi yung ating gata ay kompleto na yun. Okay. Hintay na lang natin na ready to serve na po. So, maraming salamat sa lahat ng nanonood sa ating video ngayon. Sana'y magustuhan nyo, at huwag kalimutan subscribe si Ate Nila. Ayan guys, pakukuluin lang natin yan, at yan po ay okay na siya. Kasi guys, dati hindi ko alam yung ginataang gulay pala templado na, so nilagyan ko pa siya ng asin. Ang nangyari, maalat. So kailangan talaga i-test mo muna bago ka maglagay ng iba pang pampalasa. So ayan. Thank you so much. God bless to all.